Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa 16 na linggo sa karaniwang panahon, muli nating purihin at pasalamatan ang Panginoong Diyos sapagkat siya'y tunay na dakila. Sa misang ito muli nating idulog, sa mahal na Panginoon, ang lahat ng ating mga kahilingan. Ganon din ang lahat ng mga may karamdaman. At sa misang ito, muli nating kilanlin ang dakilang gawa ng Panginoong Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas, nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan. At pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di kapansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit,
Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya. Isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani. Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang hapon sa inyong lahat. Sino po ang mga lolo at lola na po dito? Pakitaas po ang kamay. Palakpakan po natin ang mga lolo at lola natin, our grandparents, sapagkat araw nila ngayon, no? Pandaigdigan na araw ngayon ng mga lolo at lola, no? Grandparents Sunday or araw nila ngayon. Alam po ninyo yung laro natin dati nung tayo po ay maliliit pang bata, yung ganito ho yung lyrics, medyo kinakanta natin. Langit, lupa, impyerno. No? Tanda po ninyo yun? Diga?
Kanina ho, abang ako po ay nagninilay, biglang pumasok ko sa akin yung kantang yon o yung laro natin nung tayo maliliit pa. Langit, lupa, impyerno. Ito ho'y nagbigay sa akin ng pagninilay tungkol po sa good and evil. Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, ang talinghagang ginamit ang Panginoon ay tungkol sa weeds at sa wheat. Tungkol sa mga damo at tungkol sa mga trigo. Weeds among the wheat. The parable ng binhi ng mga trigo at ng mga damo. Yung trigo represents saan? Sa mabubuti. Yung weeds, yung mga damo, yung hindi namumunga, represents the evil one. Sa masasama. Kaya nga, sa ating napakinggang ebanghelyo, may nagasik ng mabuting binhi. Yun ang Diyos nagbinhi o nagpunla sa sanlibutan na gasik ng mabubuting binhi sa atin. Pero may kalaban, ang Diablo, na naghahasik din ng masama. Kaya nga, ang katotohanan sa ating buhay o sa ating daigdig, merong mabubuti at merong masasama. Pero ang hamon sa ebanghelyo natin ngayong linggo, kung paano tayo pipili. Kung ano ang pipiliin natin. Sino ang pipiliin natin? It's all about the power of choice. The power of choice. Kay ganda po ng iniwan at hindi tinanggal sa atin ng Panginoon na magkasala ang unang tao. Ano po yung natira sa atin? Our free will. Our freedom. Kahit po anong gustuin natin, pwede natin gawin. Magpakasama-sama tayo, pwede natin gawin. Pero, alalahanin natin, mga minamahal kong mga kapatid, tayo sa huli ay hahatulan ng Panginoon. Sabi nga, may langit, may impyerno, may mabuti at may masama. Pero gayon paman, kahit gayon paman, ang Diyos po ay mapagpatawad at mahabagin. Mapagpasensya ang Diyos sa atin. Yun nga lang, minsan tayo, alam nyo, masyado tayo minsang judgmental ang tao. Diga, pag tayo po'y nakakapanood sa telebisyon ng balita about sa mga addicts, rapist, murderer, diga, ang sinasabi natin, sana mabulok na sila sa bilangguan. Sala sila ay bitayi na. Diga, yan ang konsepto natin. Kasi nga, ang mga taong gumagawa noon, ang ating kaisipan, agad ay maparusahan sila. Pero, ang Diyos, hindi po ganon. Hindi ganon ang paghuhukom ng Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos sa ating mga tao? Hanggat maaari, bibigyan tayo ng mga pagkakataon, ha? Mga pagkakataon. Ibig sabihin, maraming ibinibigay sa ating chances ang Panginoon upang mapagnilaya natin o mapagtanto sa ating buhay na piliin ang kabutihan. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nasa sa atin, tayo atulan ng Panginoon sa ginagawa natin. Kung tayo'y palaging gumagawa ng kabutihan, tumutulong sa kapwa, nagpapatawad na nagkakasala sa atin, tiyak may gantimpala. Ngunit kung tayo, pinipili natin ang masamang masama, meron din naman nakaparusahan. Ngayon ko, mga minamahal kong mga kapatid, sana ho
sa ating buhay, mapagtanto natin na nasa sa atin, nasa sa ating paggawa kung makararating tayo sa buhay na walang hanggan. Naririyan ang Diyos. Siya'y naghihintay. Hindi naman po nagmamadali ang Diyos sa atin sa pagbabago ng isang tao. Unti-unti ho, ang sabi nga ng isang pari, masamang damo ka man, abay, binagbibigyan pa rin ng Panginoon para magbago. Kasi nga, walang hanggang awa ang meron ang Panginoong Diyos. Ngayon ho, mga minamahal, sana sa ating buhay, lagi nawa nating piliin kung ano at sino yung mabuti. Sino ang mabuti? Walang iba kundi ang Diyos. Sino ang masama? Ang Diablo. Napakatalino ng Diablo. Yung mabuti, yung masama, pwede niyang gawing parang mabuti. Kasi nga, huwad na paglilinlang ng Diablo sa tao. Kahit yan ay masama, hindi niya ipapakitang yan ay masama. Yan ay mabuti. Kasi nga, kasinungalingan ang ino-offer ng kalaban. Tandaan natin na, weeds among the wheat. Trigo at ang mga damo, ang kalaban. Kung ang Diyos ay naghahasik ng kabutihan, ang Diablo naghahasik din ng kasamaan. Kasi ang trabaho lamang ng Diablo ay wala ng iba, isa lamang. Tuksohin ang tao. Ilayo ang tao sa Diyos. Kaya nga, the power of choice. Nasa pagpili po natin yan. Sana nga, piliin palagi natin ang Diyos sa ating buhay. Piliin natin ang kabutihan, hindi ang kasamaan. Nasa sa atin ang tunay na pagpili. Pero mahirap sa buhay natin, sa mundong ito, ang pagpili minsan. Walang madali. Pero may tinuturo sa atin ang ikalawang pagbasa. Ang sabi po doon, hilingin natin sa banal na Espiritu. Tulungan tayo at magdasal tayo sa banal na Espiritu. Tulungan nawa niya tayong maunawaan kung ano yung tunay at kung ano yung nararapat na kabutihan para sa atin. Kasi ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin patungo sa kabanalan, patungo sa buhay na walang hanggan. Hayaan nyo lang mga minamahal na mga kapatid, kung paunti-unti, okay lang, at least tayo nagkakaroon ng efforts sa pagbabago kaysa sa wala. Unti-unting lumalago kaysa hindi. Kasi unting-unti tayo lumalago, balang araw magkakabunga tayo. At ang sabi ng Panginoon, yung bumubunga, yung trigo, aanihin, dadalin sa kanyang kamalig. Ibig sabihin, dadalin saan? Sa langit. Yung masasama, meron din na lugar para sa kanila. At sana, at ako naman ay naniniwala, lahat tayong naririto ngayon, lahat tayo nagsisikap para doon, para makamit ang buhay na walang hanggan. Sana tayong lahat, mga minamahal na mga kapatid, maikli man ang ating mga pagbabago, dapat hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa. Kasi ang Diyos, hindi nawawala ng pag-asa sa tao na siya'y makapagbabago pa. Kaya ganun, kabuti po ang Diyos, lagi sana ninyong alalahanin, no? Ang kanyang gawang kabutihan sa atin. Kaya nga, sana magpaalala sa atin yung laro natin nung tayo'y maliit pa, no? Langit, lupa, emperno, no? Sana piliin natin palagi ang makalangit na paggawa, ang kabanalan, kaysa sa gawang masama na sa atin ay magpapahamak lamang. Tulungan nawa tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsitayo.
Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasabay ng pagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pagpapasensya sa kabila ng ating pagiging di karapat-dapat, idulog natin sa kanya ang ating mga kahilingan para sa lahat ng malapit sa ating puso. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya sa daigdig, magbunyaginawa sila sa paggawa ng mabuti sa kabila ng lahat ng samang nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, patuloy nawa silang maging inspirasyon natin at katulong sa pagpapalaganap ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng kasamaan sa lipunan, maging kasiyahan at lakas nawa nila ang pananalig sa karunungan, habag at katarungan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga tila damong ligaw sa daigdig, nawa maunawaan nilang ang pasensya sa kanila ng Diyos ay hindi pampasigla sa kanilang magpatuloy sa kasamaan, kundi isang pagkakataon para sila'y magbalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng taong may mabuting kalooban at nagsisikap sa pagsugpo ng kasamaan, huwag nawa silang panghinaan ng loob, kundi magsumikap pang lalo sa paggawa ng mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin ngayong ibulong sa Diyos ang mga personal nating kahilingan. Diyos ng awa at katarungan, tulungan mo kaming lipulin ang sama sa aming mga puso at magsikap para sa pagbabalik loob ng mga sumusunod sa masama. Lahat nawa kami magpunyagi sa paglilingkod sa iyo hanggang marating namin ang kaharian sa kaganapan nito kung saan ka nabubuhay, tagahari ng walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon sa iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na luba mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati at iniyayo niniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nene ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos ating ipahayag ng lakas loob. Pasawin ang kaharian mo.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makaakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat,
Mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Ito ay itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas. Bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Sa pangunguna ng ating Arsobispo Gilbert Garcera, malugod po namin kayong inaanyayahang makiisa at sumama sa International Marian Pilgrimage Tour ng Archdiocese ng Lipa. Ito ay sa darating na October 15 to 31, 2023. Para sa mga katanungan at iba pang detalye, mangyari pong makipag-ugnayan sa mga contact details na nakalagay sa poster. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na susundan ng Healing Mass. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Maaari niyo pong hawakan ang inyong mga pababasbasa ng mga dasalan, imahen at iba pa. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobi mong talaran nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaw noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.